tayong limang kulay. Puti, ayan, at saka ito, orange, black, at saka green, yellow. Hello, welcome sa akin channel. Ngayon naman po, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng japchae. Ayan, kailangan lang natin ng karne. 350 grams ito, pero kung gusto nyo ng mas marami pa, okay lang. Sa gustong kumain ng maraming karne. And then, meron tayong onions, isang piraso to, tapos isang pirasong carrots. 7 inches siya. Ayan. Yung tine nga ng daga, mushroom siya, ito yon. Ayan, sa palengke nabibili siya ng dry. Mga 3 piraso lang yung ginamit ko. Binabad ko siya sa tubig ng 2 o 3 oras. Ayan. Ganito na siya. Tapos igaganyan niya lang. Ayan, tatanggalin. Ayan, ganyan siya. Yung matigas, hindi na siya kailangan. Pwede itatapon mo na yan. Ayan, ganyan siya. Ayan. Originally, ano siya dapat, spinach. Pero wala akong makita. So, ang binilin ng asawa ko ay kangkong. 2, 10 piso. Yung ganun siya. Sa palengke, pinakuluan ng saglit. Ayan, tapos piniga. Magiging ganito na siya. And then yung isa pa, ito optional. Isang klase ng mushroom na bibili siya sa palengke ng dry na ganito. Binabad ko rin siya ng 1 oras. Ayan. Tapos ganito lang siya. Ayan. At meron tayong itlog. Ayan. Yung itlog, isi-separate nyo yung white at saka yung dilaw para mas maganda yung kulay ng dilaw. Ayan lang. Ayan siya. Ayan. Tapos doon yung dilaw. Lagyan lang to ng konting asin. Konti lang. Ayan. Ito yung karne. Gayatin natin siya ng paganito. Ayan. Sa Korean mart minsan, ano kaya sa maliliit na store, may nabibili kayong japchae. Na ang nilalagay nila ay hindi karne, kundi yung fish cake. Yun ay hindi original. Mahal kasi yung karne, sa halip na karne, fish cake yung nilalagay nila. At saka yung ganito, so ito na lang yung nilalagay nila, pampakulay siya. Pero hindi yun yung original. Ito yung mga original. Ito, ito asin lang at saka konting mantika. Ganon din lang to. Asin at konting mantika. Ito, lalagyan natin siya ng sauce. At saka yung isang mushroom. Yan. Yung karne, lalagyan lang natin siya ng ito. Sauce. Isang kutsarang asukal. Tapos yung soy sauce, 2 kutsara. And then, konting cooking wine. Ayan. Kahit anong cooking wine meron kayo, pwede naman. Yan, 1 spoon lang siya. Konti. Papatanggal lang siya ng lansa. Ayan. At saka, paminta konti. Haluin natin siya. Ibabad niya sa kapat. Ganun din yung mushroom. Ganun lang din yung ano niya. Konting asukal. Sunod natin yung mushroom. Pero konti lang yon, kaya gagamit lang tayo ng konting asukal. Konti. Tapos ganun din to. Konti lang. Mga kalahati lang siya. Konti. Konti lang. At saka ito. Kunti lang din ito. Ayan. Mas masarap kapag na babad ng saglit. Ayan. Ito lang naman yung gagawan nyo ng sauce. Kasi ito asin lang naman yung ilalagay natin mamaya. Gigisa natin siya sa konting mantika na saka konting asin. Ayan, nilagyan natin ng konting mantika. At saka ito yung itlog. Unahin natin yung white.
manipis lang siya dapat. At saka mahina yung apoy niya, huwag pakalaksan. Ayan, pag medyo dry na siya. Pwede naman siyang isa ganun, pero medyo mahirapan kayo. So, hatiin natin siya bago balik na rin. Ayan, para mas madali. Sunod naman natin yung ilaw. Paanohin natin siya ng manipis. Yan, pag ano na siya, babaliktad nyo. Pwede nyo namang diretso. Ayan siya. Ipigati natin siya, dapat siya mag 7 inches. So, ayan. Tatlo. Tatlo natin. And then, igayatin. Para maganda siya. Ganito rin siya. Same lang din yan. Ngayon naman, isa-isahin natin siyang igisa. Kunti lang mantika. Same lang yan lahat. Yung carrot, same lang din. Ito, same lang din. Kunting asin lang. Ayan, kisahin din yung karne. Ayan, tapos na natin siyang isahin isa-isa. Ayan, meron tayong limang kulay. Puti, ayan, at saka ito. Orange, black, at saka green. Yellow. Then ito, ayan, nabibili siya sa Korean Mart, yung glass. Ayan siya. Glass noodles. Pwede siyang idiretso, pero binabad ko muna siya sa tubig para mas madali siyang maluto. Ayan, pag kumulo na siya, ilalagay natin siya. Ikakat yung kalahati kasi sa sobrang ano niya, sobrang haba. Ikakat siya. Ayan. Nung pagkalagay, after 3 or 4 minutes, ganyan na siya. So, pag nakita nyo malambot na siya, napuputol siya, ayan. Luto na yan. Thank you.
Tapos lalagyan natin yung sauce. Ito ano lang siya, toyo at saka asukal. 3 spoon na toyo tapos 2 spoon na asukal. At saka konting tubig. Bigyan natin ng konting ayan siya, pero medyo kulang siya sa toyo, so dinagdagan natin ng 2 spoon na toyo at saka ito yung mulyot or corn syrup para mas makintab siya. Ito na yan. Ayan siya. Lalagay natin dito tapos imimix na natin siya lahat. Siya. Maganda yung kulay niya pag ganyan. Ito mag-iiwan tayo ng konti for decoration. Konti. Ayan. Kasi yung kulay niya maganda. Tapos i-mix na. So yun na yung magdagdag ng ano, ng toyo. Kung kulang sa inyo, dadagdagan niyo na lang ng konti. Ito na siya. Sana nagustuhan nyo at huwag nyo pang limutang mag-like at mag-subscribe. See you next time!